Sawadika ka mga kasangkay, nandito pala kami ngayon sa may tala ni Sir Nel. Sabi namin, tara mag food trip tayo. Bumili pala kami dito ng buko. Sabi namin kay kuya, pakihati po sa dalawa para makatipid kami. Pagkatapos niyan, ito nga yung favorite ko, yung lumpiang toge. Panalong panalo yan, diba? Sabi ko, aantayin namin yan kasi nga mainit pa at masarap kainin yan. Papartneran natin yan mamaya ng RC. At saka gusto ko pala dito yung matamis na sauce. Sarap-sarap kaya. Hindi kasi ako nahihilig sa suka. Aywan ko ba kung bakit ganun. O diba? Pagkatapos niyan, dumiretso na kami sa bahay ni Sir Nel. At syempre, tiki man time na po tayo. Grabe, ang sarap-sarap niyan. Panalong panalo talaga siya. Sarap din ng sauce. Paalam mga kasangka. Ibig sabihin, inuwi. Kumbaga, hindi siya nakalagay sa ano, sa kalendaryo na holiday. Pero yung nandyan ngayon nakalagay dyan sa kalendaryo extra. Yun ang ano, regular. Oh, New Year's mga regular holiday yan. Pero kapag minumove, special. Kunwari, minog ngayon, di ba? Minog ngayon. Bukas, regular holiday. Ibig sabihin, pag pumasok pa rin yung mga ano, may bayad pa rin sila. Pag hindi, okay lang. Hindi naman sila tanggal. Okay. Siyempre, dahil pinatawad mo ko, tsaka si nanay. Ako yung remote. Ako yung remote. Talaga, no? Siguro kung sa akin nangyari yun, ha? Sabi ni Fiona tungkol sa akin. Maganda pa yun. Bakit ba mag tinatanong mo? Siya, tanongin mo tungkol dyan. Kasal na niya. Baka hindi tayo umabot sa kasal, ha? Huwag matakot. Dahil pag gusto mo, mayroong paraan. May nag-isip ako. Okay. Ako talaga ayos sa palabas sa 7. Pero hindi naman nila palabas yan. Inano lang nila yan, binili lang, ano lang. Parang comic ko naman dati si John Lloyd. Maganda ang ano, stepto siguro dun eh. Talaga maganda yung acting. Yung sabda. Pero ngayon, corny. Oo, yun no? Oo. At syempre, tapos na po yung araw ng ating pagtatrabaho, alas 4 na po. Napag-isipan ko po at Sir Nel na pumunta dito sa may Metro Plaza. Dito lang po yan sa may Malaria. Sabi ko nga po, try natin tumikim ng hotdog dito at saka na kanilang kwek-kwek. For only 20 pesos, meron ka na po ditong masarap na kwek-kwek. Parang expert egg po yung tawag sa brunch na ganito. Grabe, panalong panalo talaga siya. Sabi ko ate, gusto ko ng sauce na matamis lang at saka lalagyan natin ng sili. O diba, food trip na agad? O panalong panalo yan ha. Napakasarap po talaga niyan. Over. Grabe, halos mapasok pa nga dyan yung aking bibig. Grabe talaga. Pati yung dila ko, sobrang init talaga. Pero panalo doon. Sarap din ang kanilang gulaman dito.
Hello mga sangkay, for today's mini vlog, samahan nyo kami ni Sir Nel at dito nga magpapahilot siya. Dito lamang po yan sa may Metro Plaza. Ang pinili pala niya ay 370 pesos, whole body na po pala yung massage na yan. 1 hour massage po yan. Mga blind masseur po ang gumagawa niyan. Pagkatapos po niyan ay nagbayad na po siya at yun nga po, nagsipag-uwian na kami kasi nga gabi na at nakakagutom na rin siya. Pag-uwi ko sa bahay, sabi ko nakakagutom naman. Kaya napag-isipan ko gumawa ng lomi. Sariling version ko pala to ng lomi. Yan na nga po, nag-isa muna ako dito ng aking manok. Bet na bet ko talaga yung nagigisa ng manok agad kesa yung sibuyas at bawang na. Feeling ko kasi hindi nagigisa ng maayos yung karne. Kaya kapag nagluluto ako, inuuna ko muna yung karne para medyo magko-golden brown siya o di kaya ay kulay brown na siya agad. Sarap na sarap kasi ako niyan kapag ganyan. At sa pa, lumalabas yung sarili niyang mantika. O, pagkatapos niyan, pag na-achieve ko na yung golden brown na karne, magigisa na rin po tayo ng ating bawang. Sarap na sarap kaya ako niyan kapag ganyan. Lumalabas talaga yung kanilang aroma. O, diba? Eh, kayo mga kasangkay, anong inuunan yung niluluto? Bawang ba o sibuyas? Pero para sa akin, kinalakihan ko kasi na bawang ang sinasangkot siya una bago ang sibuyas. O, diba? Pagkatapos po niyan, ay inalo ko na rin po yung carrots dito. Panalong-panalo yan, mabango yan. Kasama na rin yung ating bell pepper. O, diba? Bell pepper. Pagkatapos niyan yung ating repolyo, igigisa na rin natin siya. Kasi mamaya, pakukuluan naman natin siya mamaya. Napakarami po ng ating gulay, diba? Naglagay na rin po pala ako dito ng tubig para mabilis nga siyang maluto. Tataka nga ako dito. Sabi ko nga, anong kayang mangyayari dito? Kasi first time ko lang. Pero yun nga, ang saya-saya ko kasi nga, napakaganda po ng naging resulta. Napakasarap po pala niya. Pagtas niya, nilagay ko na yung ating pansit, yung ating lomi. Halu-haluin natin siya para manot yung lasa ng mga karne kaniyang ginisagisa natin. Huwag masyadong halo ng halo ha, kasi nga, madudurog na tong pansit na to. Naglagay din pala ako dito ng gaw-gaw, o diba? Bakit nga ba? Kasi nga, pampalambot yan at pampalapot ng ating sabaw. Panalong-panalo, diba? Oh, may kanya-kanya tayong version ng pagluluto ha. Sa akin, sariling version ko to. Pero promise, napakasarap talaga nito. Nilagyan ko na rin pala siya ng ating pampalasa katulad ng paminta at ng ating magic sarap. Oh, di ba? Lahat naman tayo ay nag-uumpisa dati sa hindi marunong magluto. Pero habang tumatanda tayo, tumatagal na sa mundo, natututo na tayong magluto. Di ba? O, tinikman-tinikman ko na siya dito at syempre panalo. Tikiman time na po tayo mga kasangkay. O, di ba? Diet kuno tayo. Sarap-sarap. Paalam! Dito na yung hotdog. Wala kayong ketchup niya. Dito nga po
isa. Grabe ang mahal ng hotdog nyo, ha? Laking drinks. Bayad.